So what is up sa inyong lahat mga bro, and welcome back to another video na naman na kung saan naganap na nga ang isa sa mga galaw ng isang team na kabilang sa San Miguel Corporation Group na San Miguel Beermen na kuhanin nitong huling natitirang piraso para sa kanilang team upang mabuo ang kinatatakutang lineup ngayon sa PBA at para na rin humakot pa ng maraming kampyonato, especially this coming Grand Slam title. At ang tanong nga dyan mga bro, tapos na nga kaya itong galaw ng San Miguel Corporation Group tungkol sa mga maaari pang maganap na trade? Tarang at pag-usapan natin yan. Pero bago nga lahat ng yan ay huwag kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. So kagabi nga mga bro, naganap ang tahimik na galaw ng San Miguel Corporation Group between San Miguel Beermen at Northport Batang Pierre, Christian Stan Hardinger at Moala Tautua. Bago pa nga lang matapos ang Commissioner's Cup, ay naging usap-usapan na ito ng mga PBA insider at ng mga PBA fans. Ngunit bahagyang naudlot nga ang trade talks na ito nang makuha ng San Miguel Beermen ang kampyonato at dahil na rin sa magandang ipinakita ni Christian Stan Hardinger sa finals ng Commissioner's Cup. At kung matatandaan nyo pa nga mga bro ang naging interview kay Coach Leo Austria na kinlaro niya nga sa mga media na wala nga raw silang balak i-trade itong si Christian Stan Hardinger at tanging isa nga lamang daw na rumor ang usapin na yon. Meron daw magkakaroon ng trade kay Christian Stan Hardinger. Una-una regarding the rumors of trading one of our players. Just a rumor. It's just a rumor. We don't have to fix our team because it's not broken. At sa palagay ko nga mga bro, kung hindi nag-champion ng San Miguel Beermen noong Commissioner's Cup kontra sa Token Tex Katropa, ay mas napaaga nga siguro ang nasabing trade na ito. Kaya para naman sa mga fans ng PBA na galit sa mga rumors na nilalabas ng ating mga PBA insiders, ay wag ho tayo manghusga agad lalo na kung hindi naman talaga natin nalamang nangyayari sa loob ng PBA. Bagkus ay gawin na lang natin itong dagdag kaalaman pagdating sa ating mga paboritong mga PBA teams. At ngayon namang nangyari na itong trade na ito, marahil marami sa inyo ang magsasabing mas lamang ang San Miguel Beermen sa pagkuha kay Moala Tautua dahil complete package ito with inside and outside game. Pero kung ako nga ang tatanungin mga bro, ay mas mapapakinabangan ng Northport Batang Pierre itong si Christian Stan Hardinger lalo na ngayong makukuha na niya ang mahabang playing time. Sabantalang bababa naman ang minuto ni Moala Tautua sa San Miguel Beermen at malamang kinalauna na hindi na ito magiging effective tulad ng nilalaro niya sa Northport Batang Pierre lalo na sa conference ng Commissioner's Cup na kung saan mas kakainin ng malaking import ang playing time nito. Habang si Christian Stan Hardinger naman ay malaki ang posibilidad na mas matapatan niya itong malalaki sa PBA ngayon na sila Greg Slaughter, Japit Aguilar, Junmar Fajardo at Poy Eram. Dahil kung titignan mo nga mga bro ay mas lamang ng skill si Stan Hardinger sa apat na nabanggit na yan lalo na kapag pinag-usapan ng hustle capability. Ngunit sa ngayon nga ay medyo emotional pa itong si Christian Stan Hardinger sa nangyari dahil pinanghawakan nga nito ang sinabi ni Coach Leo Austria na wala nga raw balak itong i-trade lalo pa ngayong wala naman daw dapat baguhin sa kanilang lineup. Umaten pa nga kanina ito ng Gilas practice ngunit bilang respeto ni Coach Tim Cohn sa nangyaring trade ay agad na pinauwi na lang muna ito para maiwasan ang pagiging emotional kapag dinumog ito ng media. Samantalang si Moala Tautua naman ay masayang araw na magiging parte na ito ng San Miguel Beermen na kilala bilang isang kinatatakutang team sa PBA. At dahil dyan ay mas lalaki pa nga ang pag-asang makuha ng San Miguel Beermen ang Grand Slam title ngayong Governor's Cup kung mag-fit agad itong si Moala Tautua at magamit nila ng tama sa kanilang sistema. Sa ngayon nga ay Barangay Ginebra pa lang ang nakikita kong maaaring tumapat sa solid lineup ng San Miguel Beermen with their height and heavy guards lineup. Kaya kung ako sa MVP groups ay gumawa na rin sila ng hakbang upang hindi sila mapag-iwanan ng SMC teams. At mapunta na nga tayo mga bro sa pinakahuling tanong ng mga fans na magstay nga kaya itong si Christian Stan Hardinger sa team ng Northport Batang Pierre or isa lamang itong pit stop pabalik sa San Miguel Corporation teams. Dahil sa ngayon nga ay malaki ang posibilidad na mangyari itong kinakasangpalitan ng mga players ng sister team na Barangay Ginebra at Magnolia Hotshot kasama pa rin itong tatayong kunduit team ng Northport Batang Pierre.
Ngunit posible rin na hindi na sumali ang isang team ng SMC sa trade na yan dahil balitang nagkaroon na nga daw ng meeting with coach at doon sa player na maaaring involved sa possible trade na isasama ng araw ito sa regular rotation ng team. At dahil maraming nagagalit pag nagsasabi tayo ng pangalan sa mga rumor mga bro, ay ipapakita ko na lang sa inyo itong isang Instagram post ng Magnolia Hotshot player bilang isang clue sa posibleng nalalapit na mangyayari. Comment your opinion mga bro. This is Sports TV.